Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata, kumusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw sa Araling Panlipunan, ating tatalakayin ng paksang pansariling pangangailangan, katulad ng pagkain, kasuotan, at tirahan. Para sa ating aralin, meron tayong tatlong layunin. Una, malaman ang mga pansariling pangangailangan katulad ng pagkain, kasuotan, at tirahan. Pangalawa, mabigyang halaga ang pagkakaroon ng pagkain, kasuotan, at tirahan. At pangatlo, masabi ang mga pansariling pangangailangan. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, halina't magbalik-aral. Noong nakaraang araw, ating tinalakay ay... Tama! Ang ating paksa nung nakaraang araw ay iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. Ikaw, kaya mo bang ipakilala ang iyong sarili gamit ang iba mo pang pagkakakilanlan? Sige nga, parinig! Mahusay! Tama ang iyong tinuran! Maari mong may pakilala ang iyong sarili batay sa iyong mga pisikal na katangian at iba't ibang kakayahan. At tayo na magsimula sa ating bagong aralin. Meron akong ipapakitang larawan. Anong napapansin niyo sa larawang aking ipinakita? Tama! Siya ay isang batang lalaki na ano ang kanyang ginagawa? Very good! Siya ay kumakain. Merong tinapay, biskwit at umiinom siya ng gatas. Sa tingin niyo, nasaan kaya siya? Tama, nasa kanilang bahay, nasa kanilang tirahan at meron siyang kasuotan. Dahil ngayon, ang paksa natin ay pansariling pangangailangan. Meron tayong iba't ibang pansariling pangangailangan katulad ng pagkain, sustansyang pagkain, kasuotan, at tirahan. Yan ang tatlong pansariling pangangailangan na tatalakayin natin ngayong araw. Pagkain, kasuotan, at tirahan. Ang mga pangangailangan ay mga bagay na kailangan sa araw-araw tulad ng pagkain, tirahan, at kasuotan. Ito ay mga bagay na kung saan kakailanganin natin para makapamuhay tayo ng maayos sa bawat araw. Pagkain. Batay sa larawang nakikita ninyo, kailangan natin kumain ng tama. Prutas. Sino dito kumakain ng prutas? Kagaya nyo ay kumakain din ako ng prutas. Ang prutas ay mainam sa ating katawan. Gulay. Sino rito kumakain ng gulay? Very good. Kumakain din si teacher ng gulay kagaya ninyo. Ang gulay ay pampalakas ng katawan. Dapat kumain din tayo ng mga karne. Karne ng manok, isda, baka, o baboy. At huwag kakalimutan, kailangan din natin kumain ng tinapay, mga itlog, at uminom ng gatas at maraming tubig. Ang mga prutas, gulay, tinapay, itlog, gatas, o tubig ay pampalakas ng katawan. Tirahan. Ang tirahan ay kailangan din natin dahil dito pwede tayong magpahinga. Maari din tayong matulog na mahimbing kada gabi. Ito din ang magsisilbing lugar kung saan pwede tayong makisalamuha at makisama ng maayos sa ating pamilya. Kasuotan. Mainam din na magkaroon tayo ng malinis at maayos na kasuotan dahil ito ay magsisilbing proteksyon sa ating katawan laban sa sakit. Katulad na sa sobrang lamig, kailangan natin ng mga makakapal na damit. At kapag mainit, kailangan naman natin ng manipis na kasuotan. Halina't magsanay. Tingnan natin kung lubusan na unawaan ang aking tinalakay. Ano-ano ang mga pansariling pangangailangan na ating natalakay? Una, pagkain. Pangalawa, tirahan. Pangatlo, kasuotan. Maari niyong ilabas ang inyong masaya o malungkot na muka. Itaas ang masayang muka kapag ang larawan na pinapakita ay pansariling pangangailangan. Malungkot naman kapag hindi pangunahing pangangailangan. Handa na ba kayo? Halina't magsimula. Tinapay. Masaya o malungkot na muka?
Tama! Masayang mukha dahil ang tinapay ay masustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan. Pangalawa, laruan, mga laruan. Very good! Malungkot na mukha dahil ang laruan ay hindi pangunahing pangangailangan. Pangatlo, tirahan o bahay. Very good! Masayang mukha. Kailangan natin ng tirahan para maprotektahan tayo. Chinelas. Napakagaling! Masayang mukha ulit dahil kailangan natin ng chinelas, protection sa ating paa. At panghuli, kwintas, singsing. Malungkot na mukha dahil hindi naman natin ito kailangan talaga. Napakahusay, magaling, tama ang inyong mga kasagutan. Lagi niyong tatandaan ang mga pangangailangan ito, pagkain, tirahan at kasuotan ng isang batang tulad mo ay kailangang may bigay upang maging maayos ang inyong pamumuhay. Para sa ating takdang aralin, humanap ng mga larawan, maaring gumupit sa dyaryo, magazine o mga lumang babasahin ng mga pansariling pangangailangan na ating dinalakay sa araw na ito. Gupitin at idikit ito sa inyong kwaderno. Tandaan, kailangan natin ng nakatatanda upang tulungan tayo sa paggupit ng mga larawan. Ayan ang ating takdang aralin para sa araw na ito. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!